Okay, so let's go to our fourth problem. So, under sa selection of method pa rin. So, this time, so we need to compute. So, dito kasi, accompanied daw may contract siya or parang kailangan niya mag-produce ng 5,000 units of a certain device. So, hindi tayo sigurado kung anong device yan. Okay. So, actually, to produce the 5,000 device, we need to select two methods. So, una daw, so pwede kang gumamit ng highly trained workmen. Okay? So, work individually. Or, pwede ring another method na pwedeng gawin is less skilled, pero ma-equipment. So, less skilled na worker, sabihin nun. Baga yan. So, ang aim natin dito is ano yung mas economical. Okay? O yung mas maka- kita yung company or more profit para sa company. Is it highly trained workman yung magtatrabaho or yung ano, less skilled lang? Ayan, sorry. So, sige, tingnan natin. So, let's compute muna. Let's solve for the highly trained workman. Okay. So, ilan yung unit na kailangan produce? So, 5,000, di ba? So, syempre, dito, salary cost. So, hindi natin malalaman yan eh. So, we need to compare the cost pa rin. Okay? O salary cost. So, ganun naman lagi yan. So, salary. Ayan. So, salary cost, siyempre, ang working equation pag salary, siyempre, is yung kung ilan oras yung pagkatrabaho, working hours. So, ilan oras yung pagkatrabaho, working hours, multiply by the salary per hour, syempre. O, salary ng tao mo. Kung ilang oras yung trabaho, how many working hours, then yung salary per hour. Okay, so yun na. So, ilan yung working hours? How do you compute for the working hours? So, to compute for the working hours, so, syempre, kung ilang, mababase mo yung kung ilang oras para tapos, pag natapos yung 5,000 unit, di ba? Mm. Which means, related yung working hours dun sa units. So, syempre, baga magkatrabaho kung natapos mo na yung 5,000 units, di ba? So, it means pala, so kung, to solve for the working hours, so that is, ilan yung target unit, so 5,000 units, di ba? Then, i-divide niyan dun sa kung ilan yung napoproduce, di ba, ng highly trained workman per hour. So, ilan yun? Sabi doon, yung highly trained daw ay nakakaproduce ng 1 unit every 2 hours. So, yun. So, which means 1 unit every 2 hours. So, yan yung mga highly trained yan. So, nakakaproduce daw ng 1 unit per every 2 hours. So, cancel yung unit. So, 5,000 hours na lang yan. Okay? Then, multiply natin yung salary per hour. So, ilan daw yun? So, 20 pesos per hour. Siyempre. So, cancel din yan per hour siya. Okay? So, ilan na? So, magka-cancel yung hours dyan, siyempre. Cancel yan. Alright, so matitira na lang is cost. So, how much? So, the total cost will be 200,000. Okay. So, yun, medyo mahal pala yung mga highly trained workman. So, 200,000 na magagastos ng company sa kanila. Okay. Let's try naman yung less skilled. So, under less skilled naman, so, gagamit na equipment yan. Sinasabi ko nga, hindi sila masyadong skilled. So, para maging skilled sila kahit pa paano, they need to have an equipment. So, sa equipment daw, so, meron kang tinatawag ng original cost. So, yung original cost, guys, ito yung cost nung binili yung equipment. Okay? So, halimbawa, parang, let's say, kung plano mo magnegosyo ng baking, isa ba, tinapay, so, syempre, bibili ka ng oven. Diba? So, paano ka magbibake kung wala kang oven? So, yung pagbili mo ng oven, yung amount nun, kung magkano yun, that's your original cost.
So in this, hindi naman, in comparison naman, yung original cost mo nung equipment is 60,000. So may cost ka na agad ng 60,000. Hindi ka pa nagsisimula sa negosyo or dun sa 5,000 units, meron ka na agad cost na 60,000, which is yung original. Okay, ano pa? Siyempre, same dito, may salary cost ka pa rin. O, kumpitin natin ngayon. So, same formula pa rin. Yung working hours, multiply pa rin nung kung ilan yung tao. Salary per hour. So, dito, so we have, of course, 5,000 units pa rin. Then, i-divide mo pa rin yan kung ilan yung napoproduce. Gamit yung napoproduce ng less skilled na may equipment. Okay. So, ilan daw yun? So, nakaproduce daw sila ng ilan? One unit for every 15 minutes. So, one unit daw per 15 minutes. So, of course, since per hour dapat yan, kukonvert mo pa yung minutes. So, that is 15 over, ano yung conversion na? Didivide mo na 60, syempre. Diba? Para maging per hour yan. So, then multiply nyo ngayon sa salary per hour. So, dito, so, may foreman ka dyan. Ayan, so, ilan yung magtatrabaho daw na less skilled? Apat na less skilled na magtatrabaho. So, magkano yung sahod nun? Nung apat na yun, na less skilled. So, yung apat na yun, is papasweldehin mo ng 15 pesos per hour. So, 15 pesos per hour yan. Plus, syempre, yung sweldo ng foreman, di ba? Parang yung ano yun eh. Yung tagatingin lang yan. Kasi sabi foreman kasi, tagautos lang yan, tagatingin. Ayan. So, yung sahod ng foreman mo, so 25 pesos per hour daw yun. Ayan. So, yun na. So, naintindihan nyo guys? So, paano na-formulate natin yung salary per hour? So, itong 4 na to, yun yung trabador, yung apat na trabador. Then, meron silang sinusupervise sila ng foreman, which is yung 25 pesos na salary niya. Then, salary naman ng trabador is 15 pesos. So, total, ilan yung manpower mo? 5 person. So, bali 5 persons to. Okay? So, ayun na. So, by multiplying this one, so, ito ay ilan to? This is 1,250 hours. Sabi pa lang, dami. Multiply nyo sa ito. So, 4 times 15 peso yan plus 25 pesos. Ayan. So, ilan yung cost ng salary? 16,250. Yun. Then, of course, di pa yung sagot. Total mo pa kasi mayroon ka pang original cost. So, what will be your total? So, ang total cost mo dyan is dito sa less skilled with equipment. So, add mo 60,000 plus 106,250. So, that is 166,250. So, ito pala yung total cost. So, cost lang to nung ano, salary. Eh, sorry, na baksan ko. So, now, ano ngayon yung mas mura or mas ano, mas makatipid or mas makaka profit yung company? Is it a highly trained workman o yung less skilled with equipment? So, syempre, kukompare natin yung cost, mas makakamura yung company sa less skilled with equipment. Kasi 166,000 lang siya compared mo sa highly trained na 200,000. So, how do you compute for the gain? So, to compute for the gain, so subtract mo lang. So, that is 200,000 and minus yung 166,000. So, the total gain will be 33,750. So, yun ang sagot. Yun yung gain mo. So, sabihin nyo, kumita ka, gain yan. Sabihin nyo, company mo, kumita ng 33,750 by if you choose a less skilled with equipment para ma-produce yung 5,000 units. Okay? So, that's how you interpret this problem. Okay, guys? So, yun lang. So, next video tayo. So,
proceed tayo dito sa problems involving selection of design. So, yun lang guys. Thank you.